Saan nga ba ang pinakamainam na posisyon ng salamin sa loob ng bahay? Sa feng shui, ang mga salamin ay maraming natatanging mga abilidad. Kaya nitong doblihin o paramihin ang enerhiya ng area. Kaya nitong mag-reflect ng paparating na enerhiya. Kaya rin itong ikalat ang paparating na enerhiya sa kapaligiran nito. Dahil sa mga abilidad na ito, ang mga salamin ay dapat ingatan. Minsan, ang mga water features at iba pang bagay ay dapat tratuhin sa parehong paraan dahil mayroon silang reflective properties tulad ng salamin. Sa video na ito, ating titingnan ang mga basic mirror feng shui tips at rules dahil konektado sila sa bawat kwarto at area sa iyong bahay. Matapos mong panoorin ang video na ito, malalaman mo ang pinakamainam na mga lugar para sa mga salamin at ang mga rason sa likod nito. Tara! Dining room. A dining room is most suitable for mirrors. Ang wealth area ng iyong bahay ay posibleng mahirap hanapin, ngunit ang wealth vault ng isang individual ay madaling makita. Inirepresenta ng dining room ang vault na ito. Nirerepresenta rin ito ang kapasidad ng isang individual na humawak ng kayamanan. Dahil dito, ang pinakamainam na lugar para sa mga salamin ay sa iyong dining room. Pinapalaki nito ang size ng iyong vault at ng iyong abilidad na humawak ng kayamanan. Isipin mo ito bilang size ng iyong purse at kung gaano kalaking halaga ng pera ang kaya mong ipasok dito. Ngunit tandaan na ang dining room ay hindi isang wealth area. Hindi rin ito kabilang sa feng shui wealth setup para sa mga salamin. Upang maging malinaw, ang paglalagay ng salamin sa dining room ay hindi magpapabuti sa iyong abilidad na makaakit ng kayamanan. Be careful with mirror facing window. Kahit na ang dining room ay ang pinakamainam na lugar para sa mga salamin, kung saang particular na espasyo dapat ilagay ito ay narapat rin bigyan ng atensyon. Ito ay dahil ang salamin ay kayang magdala ng kahit na anong bagay mula sa labas papasok ng bahay. Ayon sa feng shui expert na si Gail Smith, ang paglalagay ng salamin ay maaaring ipasok ang kung ano man ang nasa labas na isang magandang bagay. Ngunit, hindi ito inirekomenda kung mayroong kahit na anong bad form sa labas ng bintana. Dahil ang salamin ay maaaring ipasok ang mga negatibong enerhiya na ito sa iyong bahay. Bukod pa rito, sinasabi rin ng ilang experts na ang salamin ay mga akit ng scandal sa iyong buhay. Kung nag-reflect ito ng kahit anong klase ng water features mula sa labas, tulad ng fountain or lake. Kitchen. Kitchen is not suitable for mirrors. Ang kusina ay mayroong negatibong enerhiya sa feng shui. At ito ang pinakarason kung bakit ayaw ng feng shui na may mga salamin sa kusina. Kung ang mga salamin ay kayang doblihin ang enerhiya ng isang area, edi ang isang salamin sa kusina ay paramihin ang mga negatibong enerhiya na dala ng kusina. Ito rin ay totoo base sa swerte at malas na areas ng kuwa number ng isang tao. Kung ang kusina ay nasa isang maswerteng area, ang mga positibong enerhiya ay lalong magiging maliit kapag pinalaki ng salamin ang mga negatibong enerhiya sa kusina. Kung ang kusina ay nasa isang malas na area, ang palalakihin ng salamin ang mga negatibong enerhiya na dala ng pagluluto at malas na area. Mirror facing stove creates yin-yang imbalance. Ang kitchen stoves ay nagdadala ng sobrang malalakas na enerhiya ng yang fire. Ito rin ay nangyayari sa lahat ng uri ng stoves,
tulad ng mga pinapaganang ng natural gas o ng electricity. Lahat sila ay nagdadala ng enerhiya sa forma ng ilaw at init. Kapag mayroong isang salamin na nakaharap sa stove, ang fire element at ang mga enerhiya ng yang ay sobrang tataas. Bilang resulta, ang yin at yang balance sa bahay ay maaaring magbago at maaaring mapansin mo na hindi na kasing komportable ng dati ang iyong bahay ngayon. Ang rule na ito ay epektibo rin sa mga salamin hindi lamang sa kusina, kundi pati na rin sa living areas kung saan ang mga salamin ay kayang i-reflect ang kitchen stove. Mirror-facing stove for those that cook with door at their back. Ayon sa mga feng shui websites, ang salamin sa likod ng stove ay hindi mainam para sa mga nagluluto ng nakatalikod sa pinto. Ang rason dito ay madaling malalaman na nagluluto kung sino ang pumapasok at lumalabas sa kusina. Tila hindi ito tungkol talaga sa feng shui, ngunit hindi rin ito mukhang practical na tip, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa restaurants. Madaling makikita ng cook ang atensyon ng waiters at waitresses sa kanilang pagpasok at paglabas sa kusina. Restroom and bathroom. Remove mirrors that face the bathroom door. Ito ang mga salamin na makikita sa kahit saang parte ng bahay na nakaharap sa pintuan ng restroom or bathroom. Ang mga restroom at bathroom ay sinasabing naglalabas ng negatibong enerhiya dahil ito ay lugar kung saan inilalabas natin ang ating mga wastes. Kapag may salamin na nakaharap sa mga kwartong ito, ang mga negatibong enerhiya na ito ay magkakaroon ng tiyansa na lumaki at kumalat sa iba pang parte ng iyong bahay. Mirror-facing toilet spreads negative energy. Ang toilet ay sinasabing naglalabas ng negatibong enerhiya dahil sa purpose nito. Kung may salamin na nakaharap sa toilet, sinasabing ang negatibong enerhiya ay maaaring mapagtibay at kumalat. Ang pagpapalaki sa negatibong enerhiya ay hindi magandang ideya, kahit na maaari itong gamitin upang palitin ang iba pang negatibong enerhiya. Tutal, ang pagkakaroon ng isang salamin na nakaharap sa toilet ay magiging weird para sa ilan. Maaring matawa ang ilan kapag ginagamit natin ang toilet sa ganitong paraan. Bedroom. Mirror-facing bed brings sleep problems. Ang mga salamin ay karaniwang makikita sa mga modernong kwarto. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng mga salamin sa kwarto ay hindi masamang bagay. Mayroon lamang isang paalala. Ang salamin ay hindi dapat nakaharap sa kama. Bakit? Sinasabi ng ilang experts na ang salamin na nakaharap sa kama ay nagdudulot ng bangungot at restless nights. Sinasabi ng iba na kaya nitong magdala ng third party sa iyong relationship at maging magnakaw ng kaluluwa. Living room. Living room is generally not suitable for mirrors. Tulad ng aming sinabi kanina, ang pinakamainam na lugar para sa mga salamin ay sa dining room. Ayon sa living room feng shui, may ilang nagsasabi na mainam rin ito, ngunit may nagsasabi rin na hindi. Sinasabi ng ilan na ang paglalagay ng salamin sa living room ay ginagawang mas masaya ang parties at gatherings dahil nagbibigay ito ng pakiramdam na tila dumoble ang dami ng mga tao. Ngunit concerned naman ang iba ukol sa kakayahan ng salamin na palakihin ang enerhiya na dala ng mga bisita, lalo na yung mga may negatibong enerhiya. Don't hang mirror behind sofa. Tulad rin ng kama, ang likod ng sofa ay dapat nakapwesto against a wall para sa sense of security. Sinasabi ng iba na kapag ang isang salamin ay nakapwesto sa pader sa likod ng sofa, mawawala ang sense of security nito. Pareho rin ang sinasabi para sa mga salamin na nakapwesto sa pader sa likod ng kama. Foyer and front door.
Mirror facing the front door causes instability. Gusto ng ilan ng paglalagay ng isang salamin malapit sa front door o foyer para sa convenience. Mayroon silang huling pagkakataon na alagaan ang kanilang itsura bago nila lisanin ang bahay. Walang mali sa pagkakaroon ng salamin sa foyer o malapit sa front door. Ngunit halos lahat ng mga expert ay sumasang-ayon na ang pagkakaroon ng salamin na nakaharap sa front door ay masama sa feng shui. At iba-iba ang kanilang mga rason. Sinasabi ng iba na ang enerhiya na pumapasok sa bahay ay magre-reflect palabas ng pintuan. Sinasabi naman ng iba na ang enerhiya ay makakapasok sa bahay, ngunit mananatili lamang ito doon at hindi iikot sa loob ng bahay para sa benepisyo ng nakatira dito. Ngunit syempre, maaari mong ilagay ang salamin sa gilid. Basta iyong siguraduhin na hindi ito direktang nakaharap sa front door. A mirror can expand the look and feel of your foyer. Alam nyo na ang isang salamin sa foyer area ay okay lamang, basta hindi ito nakaharap sa front door. Kung ang iyong front door area o foyer ay maliit, tulad ng pagkakaroon ng isang mahaba at makipot na entrada, maaari mong subukang magsabit ang salamin sa gilid na nababagay sa swing ng iyong pintuan upang magmukhang malaki ang espasyo. Other living areas. Good for hallways but not at its end. Posibleng maging nakakalito ang mga salamin sa hallways. Sinasabi ng iba na ang paglalagay ng salamin sa dulo ng hallway ay sumisimbolo sa stay away at maaari ka nitong itulak na gumawa ng pagkakamali at magdala ng frustration. Sinasabi ng iba na ang mga salamin na nakalagay sa hallways ay maaaring makatulong sa pagpapabagal ng enerhiya habang gumagalaw ito sa loob ng iyong bahay. Ang susi rito ay ang siguraduhin na maayos ang paraan ng pagkakalagay dito. Ilagay ito along the two side walls of the hallway, ngunit huwag sa dulo nito. Bukod pa rito, siguraduhin na ang mga salamin na nakalagay sa side walls ay hindi nakaharap sa isa't isa. Narrow staircases can use mirrors. Sinasabing binubura ng mga makikipot na staircases ang swerte at kasaganahan. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mong magpasok ng isang salamin sa landing area dahil maaari itong makatulong na palawakin ang staircase. Bukod pa rito, kung ang staircase ay kaya kumuha ng benepisyo mula sa water element, ang pagdadagdag ng isang salamin ay makakatulong rin. Ngunit iniisip ng iba na ang paglalagay ng mga salamin sa staircases ay mayroong epekto sa pagka-cut ng energy at hindi ito inirekomenda. Mirrors should not face the desk. Ayon sa maraming iba't ibang sources, ang isang salamin na nakaharap sa lamesa ay kukonta laban sa iyo. Ito ay dahil ang salamin na may tendency na doble ng iyong workload. Sinasabi ng iba na ikaw ay guguluhin ito sa iyong trabaho. Maaring hindi naman talaga kayang doble ng salamin ng iyong workload, ngunit maari nga itong maging distracting at magdala ng mas maraming stress. Kapag may isang salamin nakaharap sa iyong lamesa, makikita mo ang refleksyon ng iyong workload, kaysa tumingin sa ibang bagay anuman ang hindi makikita sa salamin. Parating magpapaalala ito sa iyo, sa iyong trabaho, na siguradong magdadala ng stress sa iyo. Objects with reflective properties are considered mirrors. Ang mga bagay na may reflective textures ay maaari ring gamitin bilang salamin. Kabilang sa mga bagay na ito ang mga gawa sa metal, fish tanks at aquariums, at glass surface ng old school tube televisions. Pagdating sa feng shui, ang mga salamin ay pinakamainam na ilagay sa dining room at maganda ito sa mga makikipot na stairways at hallways. Ngunit critical din ang usapan kung saan dapat ito particular na ilalagay. Halimbawa, ang mga salamin sa dining room ay hindi dapat nakaharap sa kitchen stove o sa bintana. At ang mga salamin ay hindi dapat nakaharap sa isa't isa sa mga mahabang hallways.
Sa ibang lugar naman, pinakamainam na hindi imaglagay ng mga salamin unless ito ay pinayo ng iyong trusted feng shui consultant. Kung inyong nagustuhan ng aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!